Magandang araw, ako si Jairo Bulyedo reporting live dito sa Supreme Court para sa Rappler. Nandito tayo ngayon sa Padre Faura sa Maynila kung saan naririto ang Supreme Court. At ngayong araw ay napaka-espesyal para sa mga law graduates, mga law students dahil ito ang pinakinaabangan nila na resulta ng 2023 bar examinations. Ngayong taon nagkaroon ng kakaibang pagkakataon kung saan ngayong taon ay nasaksihan natin na dalawang bar results yung kinover at nilabas ng Supreme Court. Noong April ay nagkaroon ng nilabas yung 2022 bar results, samantalang ngayon ay nilabas naman yung for 2023. Kung bibilangin natin yung panahon na pinaghintay nito mga law students na ito, ay September lang sila nag-bar at naghintay lang sila ng less than 3 months at lumabas na nga at lalabas na nga itong resulta ng 2023 bar examinations. Nandito tayo ngayon sa harap, sa labas muna tayo ng Supreme Court dahil hindi pa pwedeng pumasok ang mga miyembro ng media at ang mga law students na nag-aabang para sa resulta. Traditionally, nag-aabang talaga yung mga law students dito sa loob ng Supreme Court dahil sa labas mismo ng hall ng Supreme Court ay niroll yung resulta ng bar examinations. But aside from that, ay ilalabas din naman yung resulta sa website, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram ng Supreme Court. So ngayon, may pailan-ilan ng mga tao na dumarating dito. Yung iba ay mga magulang, yung iba ay mga supporters, mga kaibigan. Pero karamihan sa nakikita natin ay yung mga bar hopefuls talaga at talagang gusto talaga nilang maging mga lawyer. Ngayon, napaka-meaningful itong bar examination na ito dahil ito yung pang 121st na bar examination simula nagkaroon ng bar examinations during the early 1900s. At itong bar exam na ito ay chinair ni Associate Justice Ramon Paul Hernando at inaasahan na sana ay titignan natin kung ano yung magiging trajectory ng passing rate. Last year, 3,992 yung nakapasa out of 10,000 examinees. Around 42% yung passing rate last year. That's way below lower compared to the 2020 passing rate, which is around 72%. But nevertheless, yung last year na passing rate ay mataas pa rin kesa doon sa average natin na 17 to 30% lang. So, consider na isa sa mga pinakamahirap talaga na exams ang bar exams dahil ganun sa passing rate, sa dami ng mga coverage ng exams, sa dami ng mga subjects na dapat aralin ng mga law students dahil sa 4 years at 5 years na pag-aaral nila ay kailangan nilang ma-master itong mga law subjects na ito na siyang lalabas naman dun sa bar exam. So ngayon ay makakasama natin ang isa sa mga magulang ng mga nag-aabang sa bar examinations. Makakasama po natin si Ms. Gigi De Los Santos. Hi. Hello! Kamusta po naramdaman nyo ngayon, ma'am? Halo-halo eh. Kaba, saya, na hindi maintindihan talaga, sobra. Ano pong pangalan ng anak nyo? Saka saan po siya graduate ng law? Kyle De Los Santos, San Beda University. Ma'am, ano pong naging parang observation nyo sa anak nyo? Kasi ang hirap po ng law. 4 years, 5 years po siya nag-aral, and then magre-review po, and then mag-e-exam. Ano po yung naging observation nyo dun sa journey ng anak nyo? Sobrang ito lang masasabi ko talaga na sobrang mahirap. Nakita ko yung paghihirap niya, pagsisika, pagtsatsaga, na makapagtapos ng law talaga. Kasi yan talaga gusto niya. Makapagtapos siya. Sobrang hirap. Nakita ko, andyan na yung hindi siya natutulog, kulang sa tulog, hindi, nawala na siya ng social life, love life, lahat nawala. As in, focus lang siya sa pag-aaral talaga. Ma'am, gano'n po kahalaga na may suporta from the family, from the parents, like you po. Nandito rin po yung husband niyo, I believe. So, gano'n po kahalaga na may ganitong suporta po, support system yung mga nagtitake ng bar at nag-aabang ng results? Oo. Para sa akin, sobrang mahalaga talaga. Kasi, alam mo yon, yung bilang mga magulang, dapat tayo yung nakaano sa mga anak natin palagi, magpapalakas ng loob, ano't ano man ang mangyari, di ba? Pakita natin sa kanila na nandito tayo palagi mga magulang na nakasuporta. Para kay sa anak niyo po ba na si Kyle, gaano po kahalaga yung gaano po magiging kahalaga yung pagpasa sa bar exams? Ano po ba yung plano niya sakaling makapasa siya ng bar? Ay, sobrang mahalaga talaga kay Kyle. Sobrang mahalaga, hindi lang kay Kyle, sa aming lahat na nagmamahal sa kanya, sobrang mahalaga kasi marami siyang plano. Marami siyang plano talaga. If ever makapasa siya, marami siyang plano talaga. Ang unang-unang gusto niyang gawin yung makatulong siya sa mga, alam mo na, yung mga
mga ipagtatanggol niya yung mga napagbibintangan na wala naman talagang ano, na napagbintangan lang, ganun. Ganun ang una niyang plano. So parang human rights lawyer, pro bono cases po? Ganun muna, oo. Para at least, di ba, hanggang sa masanay siya, ganun. Ma'am, last question lang po. Gaano po kahalaga sa inyo bilang magulang po na yung anak niyo po ay nag-aspire na maging lawyer po na tutulong sa mga mahihirap, tutulong po na ma-ensure na mabibigyan ng justice yung mga mamamayan po? Especially in these times na pinapatay yung mga lawyer, hinaharas yung mga lawyer. Gaano po kahalaga? Totoo ba yun? Opo. Naku, wag naman. Wag naman yung anak ko. Ang ganda-ganda ng anak ko. Hayaan nyo muna siya magtagal maging law. Pero para sa inyo po, gaano po kahalaga yun na talagang pinaglalaban po nila yung katarungan? Sobrang mahalaga, syempre. Kasi unang-una, may pagtatanggol niya yung mga naagrabyadong tao, mga mahihirap na walang pambayad ng ano, di ba? Yun, mahalaga talaga. Kasi ang ano ng anak ko, makatulong. Hindi niya iniisip na, uy, ano na ako, pumasa ako, pwede na akong kumita ng pera. Hindi niya iniisip yon. Ang iniisip niya unang-una sa lahat, lagi niyang sinasabi sa akin, makatulong. Yun ang ano niya. Any last message, ma'am, para sa anak niyo po at para sa mga fellow mami niyo po na nag-aabang ng results? Oo. Ang masasabi ko lang, batiin ko muna yung anak ko, Kyle. Kyle De Los Santos, andito ako, mami mo. Siyempre, maganda ako, alam mo yan. Huwag ka nang kabahan. Alam mo ang Diyos. Diyos na ang bahala. Diyos ang nakakaalam. At kung ano man ang plano ng Diyos para sa iyo, tanggapin natin ang maluwag sa puso natin. At sa mga iba pong mga magulang pa dyan na meron pong inaabangan na mga anak nila na nag-take din ng bar exam na ngayon ay malalaman ang resulta, magdasal lang po tayo. God is good all the time po. Thank you so much po, ma'am. Salamat po. So si Kyle ay isa lamang sa 10,300 na mga bar hopefuls na nag-aabang ngayon ng resulta ng bar examinations. Kung mapapansin natin, mas mabilis ngayon ng konti yung paglabas dahil ito yung third time na digitalized na yung bar exams. Nagsimula ito noong 2020, 2021, 2022 at ngayon 2023. This is the third year na digitized na o medyo high-tech na yung bar examinations. Napakahalaga rin ang magiging batch ngayon ng mga lawyers dahil sa heightened attacks sa mga lawyers, 118 na yung mga lawyers na pinapatay noong 1972 up to the present. This year, pinatay ang third lawyer under the Marcos administration, si Maria Sañate Liuliwa Gonzalez ng ABRA. Kaya naman mahalaga na ma-uphold ng mga future lawyers yung dedikasyon talaga ng mga lawyer para sa hustisya. Especially na ito yung batch ng lawyer na ito, yung second batch ng mga bagong lawyer na gagamit ng new lawyer's oath na inakda ni Senior Associate Justice Marvick Leonen na may emphasis sa justice. So, that's an interesting trivia dahil for the longest time, sabi ni Justice Leonen ay hindi masyadong nabibigyan ng emphasis yung word na justice dun sa lawyer's oath na binabanggit ng mga bagong lawyer kapag nag-oath-taking sila after makapasa ng bar. So this will be an interesting scenario to see after a few days from now dahil this month din ay magiging full-fledged lawyer na sila dahil sa December 22 ay nakatakda naman ng oath-taking ceremonies ng mga bagong lawyer. Yan muna ang updates mula dito sa labas ng Supreme Court. Manatili lang po nakatutok sa Rappler para sa aming special coverage ng 2023 Bar Exams Results. Maraming salamat po sa pagtutok. Ako po si Jairo Bulyedo, Rappler, Manila.